Tinanggap ni dating Senador Panfilo Lacson ang alok ni Pangulong Noynoy Aquino na pamunuan ang rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Target daw ni Lacson na matapos ang rehabilitasyon sa taong 2016. Makibalita tayo kay Randy Gurion. Ang tanong ko sa inyo, bakit ako yung pinili? Hindi naman ako ininyero, hindi naman ako arkitekto, hindi rin naman ako financeman. Ang sagot doon sa mga nakausap ko, sabi niya, managerial naman ang pag-uusapan dito, hindi naman yung technical, parang administrative skills. So, to me, that's a challenge enough. Ito rin marahil ang tanong ng marami. Bakit si Lacson ang pinili ng Pangulo na manguna sa rehabilitasyon ng mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda? Pero mismong si Lacson hindi raw ito masagot. Basta gagawin na lang daw niya ang utos ng Pangulong Noynoy Aquino na bilisan ang rehabilitasyon sa mga nasalantang lugar. Ang timelines na hingi ko, June 30, 2016, tapos. Hindi pa raw alam ni Lacson kung hanggang saan ang sakop ng kanyang kapangyarihan. Pero pinag-aaralan daw kung isasama na rin sa pamumunuan ni Lacson ang rehabilitasyon sa Bohol na Nilindol at Zamboanga City na napinsala naman ng bakbakan. Basta related sa rehabilitation, I think I should oversee and monitor or supervise at least. He instructed Executive Secretary Ochoa to work out the details of DEO and yung of course, defining the duties and responsibilities. Nang tanungin kung siya rin ang mamumuno kina DILG Secretary Mar Rojas at Defense Secretary Voltaire Gazmin, sagot ni Lacson na dating hepe ng pulisya. That's how I understood it, no? when it was first approached to me, you know, na overall, parang overseer. So, but hindi naman kailangan utusan eh. Yung utusan, offensive na kagad yun, hindi na agad susunod yun. Mas maganda siguro yung pakiusapan, pakipagkonsulta. Tatlong linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda, tatambad kay Lacson ang bakas pa rin ng pinsala. Daan-daan pa ang nananatili sa mga evacuation center at umaasa sa relief goods. Marami na ang nagkakasakit. Patuloy rin ang paghaba ng listahan ng mga naitatalang patay. Sa huling tala, halos pumalo na sa 5,700 ang mga ito. Pahirapan pa rin ang komunikasyon sa maraming lugar. Hindi pa rin tuluyang naibabalik ang supply ng kuryente. Sa datos ng National Electrification Administration, mahigit 80 pa lang sa mahigit 200 lungsod at bayang nasalanta ang nabigyan na ulit ng power supply. Randy Gurion, Nagbabalita, Pilipinas.